Magandang araw! Bago tayo magpasimula sa ating pagkakatipon, aawit tayo ng dalawang himno. Sama-sama po nating awitin ang Himno 88, Kapatid Kong Kristiyano. Sama-sama po nating awitin ang Himno 36, Kami Ingatan Mo. Oh,
mga kapatid at kaibigan, mag-aalay po tayo ng maiksing panalangin. Ngunit kung labag po sa inyong kalooban, ay malaya po kayong hindi sumali. Sa mga nais makiisa, sama-sama po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa isang mabuting pagkakataon na muli ninyong ipinagkaloob sa aming mangwalang kabuluhang lingkod na mapagbulay-bulayan ang mga tunay mong salita na siyang magpapalaya sa amin sa mga maling aral na aming kinagisnan. Nawa, sa pamamagitan nito'y marami pang mga lingkod mo na nangaliligaw ay marinig ang iyong katwiran at lubos na makasunod sa iyong ninanais. Isugo mo nawa ang banal na espiritu na siyang magpapaunawa ng iyong mga katwiran sa amin. Salamat pong muli, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of this video are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from the sources available to us at the time this episode is created. We make no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors or damages arising from the use of the information provided in this video. Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video, may tatalakayan tayong paksa na inihanda ng kapatid na Lumin at kapatid na Potential. Ganito ang pamagat. Ang ilang dahilan bakit nagmungkahi si Pablo ng katalagahan ukol sa buhok ng mga Kristiyano sa Corinto na pinagkamalian ng mga ilang relihiyon ngayon ayon sa Biblia. Isa pa po. Ang ilang dahilan bakit nagmungkahi si Pablo ng katalagahan ukol sa buhok ng mga Kristiyano sa Corinto na pinagkamalian ng mga ilang relihiyon ngayon ayon sa Biblia. May mga grupo, oo, plural, na nagtuturo na bahagi ng Ebanghelyo ni Kristo ang katalagahan sa buhok, na dapat mahaba ang buhok ng babae at maiksi ang buhok ng lalaki. Sa isang grupo ng relihiyon, mas mahigpit pa ang standard kasi talagang pinagbawal nila sa babae ang pagpapagupit ng buhok. Ang kanilang basihan ay ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinto 11:14-15, "Hindi baga katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y binigay na pangtakip." Naging komplikado ang sitas na ito dahil madalas tinitignan natin at face value gamit ang modern understanding natin ng words. Kailangan kasi, kapag binasa natin ang Biblia, uunawain natin ang salita base sa context o konteksto noong panahon na isinulat ito. Bakit? Kasi noon pa man ay may mga salita na nagbibigay ng ibang kahulugan na hindi literal. Sa modernong Filipino, may kasabihan tayong may pasabog si Aling Nena. Hindi ibig sabihin dito ay ang pagsabog na tila granada na makakapinsala, kundi isang pahayag o revelation. Gets ba? Isa pang halimbawa, kapag sinabing under the saya ang isang lalaking asawa, ibig sabihin ba nito literal na nasa ilalim lagi ng saya o skirt ang lalaki? Hindi. May konteksto ang mga salita sa parirala o phrase na ito. Ganito rin ang paggamit ng salitang katalagahan ni Pablo. Tinutukoy niya rito ang nakasanayan o kultura ng Corinto noong araw. Sa lipunan ng mga Griego, ang mga patutot na babae lang ang may maiksing buhok. Ngayon, bago sabihin ng iba na huwag humigit sa nakasulat, pinaksa na ito dati ni Potential, tandaan ninyo na mismong mga mangangaral ay sumasangguni sa Greek Dictionary para malaman ang kahulugan ng salita. Ang talagang humihigit sa nakasulat ay ang gumagawa ng sariling pakahulugan na hindi naman talaga ganun ang nasa isip ng nagsulat. Magbigay tayo ng halimbawa. Tama naman na hanggang ngayon,
Sa modernong kultura, ay associated sa babae ang mahabang buhok at sa lalaki ang maiksing buhok. Pero ibig sabihin ba, bawal na magpagupit ang babae? Mababasa ba iyan, kapatid? Kapag may lalaki kang nakita na hanggang bewang na ang buhok, tapos ginupitan mo na hanggang balikat na lang, mahaba pa rin ba ang buhok niya? Honest observation tayo. Kahit maglakad pa siya sa labas at magtanong, hindi ba sasabihin ng majority na mahaba ang buhok niya? Get it straight lang. Sure ako sasabihin nila mahaba ang buhok niya kahit ginupitan na ito. Ganito rin sa babae. Sino ang magdedetermine ng tamang haba? Ito ay cultural na. Kung considered mahaba sa babae ang hanggang balikat na buhok, pasok pa rin ito sa katalagahan na sinasabi ni Pablo. Baka sabihin ng iba, bakit nagtatakda kami ng haba? Hindi ba ang mga grupo rin dyan ng relihiyon nagtatakda ng haba ng palda ng babae? Samantala, kung babalik ka 100 years ago, mahalay sa babae ang ma-expose ang kanyang binti. Arbitrary or nagbabago ang customs o katalagahan. Kaya ito sinabi ni Pablo sa Corinto dahil ayaw niya na ma-associate sa mga pokpok ang mga babae. Upang magkaroon ng kaayusan ang mga kapatid ayon sa kanilang kasarian. Upang makapag-blend in ang mga Kristiyano sa nature ng tao sa Corinto. Sinabi naman ito kung aatras tayo sa sulat. Basahin natin, kapatid na rin, ang 1 Corinto 10:32 hanggang 33. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitison sa mga Hudyo man, sa mga Griyego man, o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman, sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas. Diyan pinapakita na ayaw makatisod ni Pablo sa mga nakagawiang kasanayan ng mga tao. Hindi ito nature na ginawa ng Diyos, kundi pakikisama ni Pablo. Kasi kung nature, ibig sabihin ba pabago-bago ang Diyos sa nature ng lalaki? Huwag na wang mangyari. Sa lumang tipan, itinuring pa na banal na panata ang Nazirite vow kung saan ang lalaki ay hindi magpapagupit ng buhok. Basahin natin, kapatid na rin, ang bilang sa istres hanggang 5. Ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya'y hindi iinom ng suka ng alak o tubak na kalalasing. Ni iinom man ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon. Ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang umaba ang buhok ng kanyang ulo. Kung pinalitan na ito sa bagong tipan, ang dapat sinabi ay ang pag-abolish ng panata at ang pagbabago ng nature. Pero walang ganitong paliwanag. Si Propeta Ezekiel ay maituturing na hanggang leeg ang haba ng buhok dahil nahawakan ito upang dalhin siya hanggang Jerusalem. Basahin natin ang Ezekiel 8:3 sa Magandang Balita Biblia. Nakita kong iniunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng rebulto na naging dahilan ng paninibugho ni Yahweh. Sa Hebrew Dictionary, yung lock of hair sa English ay ganito. H6734, Chichith, feminine of H6731, a floral or wing-like projection, that is, a forelock of hair, a tassel, fringe, lock. Kaya hindi creation nature ang maiksing buhok sa lalaki, kundi isa lang katalagahan na nadatnan ay inayunan ni Pablo noong panahon ng pamamayagpag ng kulturang Griyego. Kasi kung creation nature, bakit ang mga lalaki ay kusa pa rin humahaba ang buhok liban na lang kung gupitan? Kaya sa aming palagay, pwede dapat magpagupit ang babae
basta mananatiling mahaba ang buhok niya ayon sa kultura ng kanyang lugar. Ang lalaki naman ay mukha pa rin lalaki kahit hanggang leeg ang haba ng buhok. Kaya sa aming palagay, hindi ito makatitisod sa general public. Ngunit kung nakatitisod sa local church niyo, ay bagkus pagupit na lang ang lalaki. Ngayon, isingit natin saglit ang isa pang sitas, Unang Korinto 11:10. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Sa Ingles, "That is why a woman ought to have a veil on her head, because of the angels." Mas malalim ang usapan dito dahil nagbigay ng divine order si Pablo kung babasahin natin ang Unang Korinto 11:3-12. Pero ang dalawang perspective na madalas pinagsasang-ayunan ng mga Greek experts ay, ang mga anghel ay saksi sa tamang divine order o pagkakasunod-sunod ng sanlikha. Saksi sila kung babasahin natin ang Job 38:7. Pakibasa, kapatid na Rain. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kaya sa divine order, ang Diyos ang nasa pinakataas, kasunod si Kristo, tapos ang lalaki, saka ang babae. Ang tao habang nasa lupa at nasa laman ay mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Ito ay ang inimply sa Hebreo 2:7-9, kaya mahalaga na ipakita ang divine order sa pamamagitan ng pagkakaroon ng distinction ng lalaki at babae, at ginamit ni Pablo ang buhok. Ang isa pang perspective ay may kinalaman sa mga anghel na naging suwail at nag-asawa ng mga babae. Basahin natin, kapatid na Rain, ang Henesis 6:1-2. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kanikanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Kaya may perspective na upang markahan ang mga babaeng sakop ng Diyos, kailangan naka-align sila sa divine order sa pamamagitan ng tanda sa buhok. Ito rin ay influence ng Greek view na sexual ang buhok ng tao. Pero sa ibang discussion na siguro ito. Kaya hindi kami tutol sa pagpapakita ng tanda ng kapamahalaan ng mga babae at pati ng lalaki. Pero nais namin idiin na walang utos sa Ebanghelyo ni Kristo na kasama sa tanda ng kapamahalaan ng babae ay ang hindi niya pagpapagupit ng buhok. Base sa pagkuha ng malalim na konteksto, uulitin namin, sa aming palagay, pwede dapat magpagupit ang babae. Basta mananatiling mahaba ang buhok niya ayon sa depenisyon ng mahabang buhok ng kanyang lugar. Pinag-iingat ang mga Kristiyano na sumalig sa mga aral na utos lang pala ng tao. In conclusion, walang utos ang Diyos na bawal magpagupit ang babae. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway naunawaan ninyo ang aming perspective tungkol dito. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, kaming mga walang kabuluhang lingkod mo ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapagsalo-salo at makapag-usap ng mga bagay na magpapalaya sa mga lingkod mong nabibilanggo ng mga maling aral. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, pati na sa mga bagay na hindi namin alam. Hiling po namin, bagamat kami nagkukulang at nagkakamali, ay patuloy mong ipaunawa ang pag-ibig sa iyong mga lingkod sa iba't ibang dako. Magpagaling ka po ng karamdaman. Lumutas ka ng mga suliranin. Magpayapa ka ng mga puso ng mga nangababalisa. Ipag-adya mo po kami sa mga panganib sa sanlibutang ito. Ipatawad mo na rin po sana ang aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito'y aming ipinapanalang may pagpapasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
ngayon tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasamang langit at biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikilakip ng Santong Espiritu ang siya nawang manahan sa ating mga puso magpakailan kailanman. Amen.